naman tinigil mo na yung pag-iimbestiga mo. Tinuloy mo pala. Dati hindi ko lang kung dapat kong isipin sa mga nalaman ko. Ano nga ba ang ginagawa ng CFO, ng Senatosa, at ng mom ni Anise? Kasama ng mga kriminal na yun. At hindi lang basta-basta ang kriminal yung mga yun. High profile. All the more na dapat kong ituloy yung pagbamantay sa mga kilos ng mom ni Anise. Kaya ko mapahamak yung asawa ko. Basta. Iingat ka, Gabriel. Ang delikado yung babanggain mo. Don't want you to get into trouble. Okay, ate, I think mas mabuti pa na huwag mo nalang sabihin kay Ma'am tungkol dito. Uy, Bogchi! Ay, hello po. Saan si Bagets? Kasama ng kapatid niya. Ay, dito na ako. Nasa lang nga kaya si Abela, no? Ano na kaya nangyayari sa kanya? Nay, nagtatampo na po ako sa inyo. Ako po yung nandito, iba yung hinahanap niyo. Nay, huwag niyo na ho siyang alalahanin. Kaya niya na ho ipagtanggol ang sarili niya. Eh kung nasa naman siya ngayon, sana nasa mabuti siyang kalagayan. Napakadami niyang dinaanan sa buhay. Alam mo, anak, kailangan mo na isang katulad niya sa buhay mo. Yung kaya kang kontrahin para sa kapakanan mo. Hindi ba? Yung poprotektahan ka, aalagaan ka. Hindi ba? Oh, ano namang mukha yan, Blue? Kasi naman po na eh. Boto na kayo doon sa Abel na yun. Eh, kaya ko naman gawin yung ginagawa niya eh. Diba? Huwag ka na nga magdrama dyan. Hindi bagay sa'yo. Yan ang mga pangalan ng mga namumuno sa organisasyon noong panahon na napatay ang mga magulang mo. This goes way, way back. Bago pa lang ako pumasok sa organisasyon. Sana makatulong yan sa'yo. Maraming salamat, ha. Hindi niyo alam kung gaano ka-importante sa akin to. Mag-iingat ka. Usap-usapan sa headquarters na gusto kang ipaligpit ni Cesar dahil sa pagbaligtad mo sa kanya. Franklin was right. Kailan din give a damn about the French Impressionists. Or... Nakatulong na po si Hope. Ako na rin po ako, baka hinahanap na rin po ko ni Ibu. Okay. Sige po. Jake? Po? You know, I never knew that one day we would get along. That we would be this close. After everything that happened. Nakakalungkot lang isipin that I can't say the same about your ibo. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya mapatawad sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Naiintindihan ko naman po yung nararamdaman niyo.
Alam mo, masakit talaga para sa akin dahil minsan kong itinuring na kapatid si Marisa. Tita, kung ano mang pinagdaanan niyo ni Ibu, sana one day maging maayos na rin ang lahat. Alam mo, walang nakakaalam ng nararamdaman ko. Hindi ko naman masabi kayo. Hindi ko din masabi sa pating. You can talk to me. Pwede naman po makinig. Kaya nang ginagawa ko kay Ibu eh. Sana isang araw, may magawa ko para sa inyong dalawa. Sana ako yung maging daan para magkaayos na kayong lahat. Sana magawa ko yun. Huwag kayong umiyak. Magiging okay lang po lahat. Thank you. Para na rin kayo. Siguro ako ni Ibu. Okay. Sige po. Gabriel. Anong kailangan mo sabihin? Marisa, may alam ka ba kay Cesar at isang certain illegal organization? Wala akong alam tungkol sa sinasabi kong Gabriel. Si Cesar matagal ko nang kakilala, pero wala akong alam na kinabibilangan niya illegal na organisasyon. Bakit mo natanong? Gabriel, papupuntahin mo ako dito para sa wala. Lisa. Kwintas pa. Saan mo nakuha? Ito? Bigay sa akin ng tatay ko nung bata pa ako.
Sinuot ko na lang ulit yung bumalik si nanay sa Lakas Kara at nabasa kong sulat ng tatay ko. Pakiramdam ko nakasama ko pa rin siya. May kahati ang kwentas na to, pero naalala ko binigay ko na siya sa isang importanteng bata. Naalala ko siya. Nakita ko sa isang tulay. Malungkot. Parang nawala na ng pag-asa sa buhay. Kaya naisip ko na lapitan siya at ibigay sa kanyang kalahati ng kwentas ko. Para maalala niya yung panahon na nagkaroon siya ng pagkakataon. Pangalawang pagkakataon para mahalin ang buhay. Isa na sa akin kalahati ng kwintas na ito. Ako yung batang lalaki. Naniligtas pa sa tulay.